to this video, I let us have how to make a YouTube thumbnail in Canva. So, buksan po natin ang ating Canva. Kung meron kayong account sa Canva, pwede po iyon na inyong gamitin para makagawa ka ng YouTube thumbnail. So, sa create a design, meron kayong makikita dyan na YouTube thumbnail. 1280 by 720 pixel. Okay, ang Canva ay nag-o-offer ng napakaraming mga template at kung ano-anong mga design na pwede natin gamitin. Dito lang po usually gumagawa ng aking thumbnail. Let us have my thumbnail. Dito, meron akong folder. Narito ang mga thumbnail na dati ko pang ginawa noon using this Canva. Naglalagay ako ng thumbnail para sa aking mga YouTube video para din na ma-catch up attention ng aking mga viewers at yung manunood ng aking mga video. Ayan ang yung mga nagawa ko ng mga YouTube thumbnail. Kumbaga sa libro, ang YouTube thumbnail mo ay magsisilbing cover. At yun yung unang makikita ng mga subscriber mo, mga viewers, at kung sinong nagsisearch sa YouTube ng related na mga topic. At lalabas yan yung inyong video. And of course, unang-una nilang makikita yung inyong YouTube thumbnail. Kaya, ang YouTube thumbnail ay isa sa mga mahalaga o importante na pwede natin gawin para makapag-gain tayo o makapag-catch kayo ng attention ng subscribers o ng mga viewers. So, let us start making a YouTube thumbnail in Scratch. Punta ako sa home and then, nandun ang aking folder. Dahil doon ako mismo gagawa ng aking YouTube thumbnail. Para nakakompile lahat yung thumbnail, pwede mong ilagay siya sa isang folder. Para hindi ka mahihirapan once na gusto mo na itong i-upload sa iyong channel. So, add page tayo dito. And then, lalabas na po yung canvas na kung saan pwede tayong gumawa ng ating YouTube thumbnail from scratch. So, ito ay color black. Pwede natin yung mapalitan kung anong color ba ng background ang gusto mo. And then, may mga template na rin dito. Kung gusto mo yan ang inyong design ng inyong template, pwede mo rin yan magamit. So, sa akin, let us have a simple one but very catchy thumbnail. So, pupunta ako sa photos. Here in photos, pwede kang makakuha ng background mo. Isa sa mga background na gusto ko ngayon ay yung pastel color. Pastel, then search ko lang yan. Lalabas yung mga design ng pastel color. So, let me have a color na simple lang din at yung magaan sa mata. So, tignan natin ito. I think ito pwede na. Ito ay makisilbing background. Sa paggawa ng inyong YouTube thumbnail, isip ka muna kung anong pwedeng background mo. Okay? And then, ang aking gagawin soon sa sunod naman ay yung text. Pula tayo sa text. Ano ba ang title ng inyong ginawang video? Okay? So, ito. Let me have this one. Pwede naman natin itong tanggalin if you don't need. Sa paggawa ng inyong YouTube thumbnail, mahalaga na ang text ay malalaki na agad makikita ng inyong mga viewers. So, ilagay natin ang title. Yung title ko ngayon ay paano gumawa ng YouTube thumbnail. And then, pwede nyo yan lagyan pa ng designs. So, ito, gusto natin lagyan ng background. So, punta tayo sa element. And then, dito tayo sa shapes. Pinutin natin yung square. And then, sa square, para magkaroon siya ng background yung ating text dito. So, choose lang tayo ng color na sa tingin nyo ay okay sa inyo. I think this one. So, ilalagay ko lang siya para maging background siya sa ating text. There you go.
There you go, tapos na po ang ating nagawang simple YouTube thumbnail. After na makatapos kang makagawa at sa tingin mo ay okay na yung YouTube thumbnail na nagawa from Canva, ay ready na yan para inyong ma-download sa inyong mga file. So, pindutin lang ang download and then after nyan ay may lalabas na PNG suggested. Meaning, ito po yung high quality image sa Canva. So, yan po ang ating i-click. And then, kung anong page, halimbawa, sa akin kasi dahil nandito ang aking mga folder ng YouTube thumbnail, ay I will select the specific page kung ano yung mag-download ko today. So, yan ay page 17. Check natin ito. Hindi natin lahat checkan yan dahil isa lang ating ginawa ngayon yung YouTube thumbnail. And then, click done. After that, ay click natin ang download. At lalabas yung image ng Canva na nagda-download na po siya. You saved your designs. Then, isave natin ang ating na-download kung saan file, kung saan mo siya gustong makita. Kung may folder ka, ay isave natin yun. And then, pwede mong lagyan ng file name para madali siyang makita. And then, save niyo lang po. There you go. At ready na yung file na yun para natin ma-upload as a thumbnail sa i-upload nyong video sa YouTube channel.